una, maraming salamat sa ating mga kababayan Cebuano. This is my fourth time. Actually, 4.5. Oh, dahil, ah, hindi. 2.5. Yung sunog, sa Mambali. You were here. Yung Odette, remember, we brought medicine. And the team, the Manila team, yung nag-clearing ba sa Mandawi, Cebu City, saka some portion of Cebu, no, na hanggang Toledo, umabot yung 1.5 months, yung team ng Manila na MDRR. Then, sa akin naman, yung 4 na best kong punta. Again, thank you very much. Malakas ang ulan, pero... wala makakipigil. Oo, nandiyan pa rin sila. Naawa nga ako kanina eh. Hindi na namin tinuloy yung motorcade. Kasi nahiya din ako sa tao. Medyo matraffic dahil umuulan. Tapos medyo padilim na. But as you can see, 1,500 na motorcycle. Yeah, malakas. Oo, dami. Ano doon? Sa, ano, Tinago. Ano doon sila. So, nagpasalamat na lang ako. Bumaba na lang ako. Ayoko rin naman istorbuhin yung Cebu masyado dahil siyempre kabubukas pa lang ng ekonomiya. Yung people are trying to make a living towards normalization. Baka naman mabalam. So, sinantabi ko muna yung politika ko o yung kampanya ko. But in Guadalupe and Tinago, wow. Hindi na ako umabot. Hindi na ako umabot sa Guadalupe. Hindi na ako umabot. Because from Zamboanga, ano yan eh, Pagadian, Dipolog, Zamboanga, tapos Cebu. But I have to go back to Manila for a meeting in the morning kanina. Very important meeting kaninang umaga. Then when I'm about to fly back Cebu, medyo ano na, yung air traffic plus the weather. So, but again, I'm grateful to Cebuano. Every time we're here, very warm ang reception, whether in the Parplang area, as you all know. Nagpunta ako hanggang doon, sa kabilang side, di ba? Nung the last time punta ako, with the help of Congressman PJ Garcia. And now here, the volunteers prepared so much. Thank you very much. May awa ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, matigas man ang bulalo, lalambot din to. Magtsatsaga tayo. Pipilitin natin magtsaga. Bumalik sa tao, dumiretso sa tao, more kilometers, more eyeballs, warm bodies, and hopefully, may awa ang Diyos, makakaraos tayo. Sir, yung supporters mo sa Cebu, sa'yo na yun, what about the undecided, sir? Anong mga message mo sa kanila? I hope, mga kababayan, basta ganito po. Halimbawa lang, because there's so much hate and divisiveness among ourselves in the community dahil sa away ng pula, at away ng dilaw. Sobra yung talagang sobra na yung bangayan nila. And it's been ongoing for the past more than 40 years. No? 39 years to be exact. No? Nang 21 years ng pula, 18 years ng dilaw. Now, if you're tired, if you want peace of mind, available ako. If you want things to be done, and you know, modestly aside, I get things done. What is important to me now is you. It's always about you. Simply because we are still in a crisis, we cannot afford any animosities in the leadership for the next 6 years. Because alam na rin natin, hindi na naman natin ito pwede itanggi. Kapag nanalo ang pula, aawayin ang dilaw. Kapag nanalo ang dilaw, hindi patatahimikin ang pula. Hindi tatahimik ang buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Ako, walang kaaway. Kakompetensya ko lang ang pula, kakompetensya ko lang ang dilaw. Pero wala akong kaaway. I can work with anyone. And you know that already in Manila, when I appoint people, colorless, colorblind, because it's based on merit, or meritocracy, no? Based on skill set, based on ability to perform their duties. So, yun ang laging basis ng appointment ko. So, I can work with anybody. For obvious reason. United Color of Benetton. Because that's the way to do it. People are losing their jobs, paying high rent, gasoline, electricity, economy, everything. Ang daming problema ng tao. We are still in a crisis. And what we need is a crisis manager. And
Kung gusto nyo ng peace of mind, available ako. Oh, ayan. Yan naman.